May pagkataon na pinapatawag ako, pinapareport ako kay President Rodrigo Duterte at the time. Nag-report ako direct sa kanya. Sinabihan ko na siya kaagad, sir, bakit sinali na naman ako sa Malaysian drug trafficking? Kung hindi, sana gusto niyo na mangyari itong nangyari ngayon kay Espinosa at saka kay Paruhinog, bakit pinahintulutan niyo ako na mag-team leader? Maghipis, sana wala na lang para hindi niyo ako isalin ng ganun naman lang na tinawag, Your Honor, Mr. Chair, na Games of the General. So, lahat po ba ng galaw ninyo, diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato de la Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direk ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay? Kay Chief PNP de la Rosa, Your Honor. So, yung Presidente pong pinag-uusapan po natin, si President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So, pag nag-report po kayo kay President Bato, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi. Mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso po kayo nagre-report? No. Normal po ba ang isang, at that time sabi ninyo, major kayo, normal po ba yon na yung isang major, eh diretsong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors. Hindi okay. Normal. So, parang sinasabi nyo po na yung order ni Chief PNP Bato to eliminate ay the same as saying patayin ang target? Tumawag sa akin personally si Chief PNP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-cleared kay Mayor Navarro. Sabi nila, huwag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yun. I am Police Lieutenant Colonel Juby Rodriguez Espinido, 55 years old, 28 years in service, and I assign presently at Police Regional Office 8 and Department, Personnel Department, and my previous assignment, Your Honor, Mr. Chair, when I was assigned in Samar and Leyte and Albuera and Uzamis. Just only a brief and concise opening statement, Your Honors, Mr. Chair. For the information of sa lahat naman, I was victim and robbery hold up with my family before I joined the PNP and victim also in extortion. I said victim in robbery hold up and extortion because that group in Leyte for almost 8 years nahuli yung grupo, ako pa ang nakahuli nang magpolis ako. Victim in extortion because kami na ang nahold up yung mga polis magpunta sa amin para maghingi ng pang diesel, pang fuel para hulihin ang suspect. Lahat na tanong ko, Your Honor, Mr. Chair, na sa akin pagtingin, kung ako ang magpolis, it can help the government and ma-change man lang ang system ng police in a little way. I believe that the purpose of this quad committee is aid of legislation. It may be my experiential or experience testimony can help to legislate or to amend the existing laws. For 12 years, Your Honor, Mr. Chair, I am Police Officer 1, Patrolman. Hindi ako naka-experience ng promotion. Why? Because in 2000, I am also batch of 1996 Public Safety Basic Recruit Course in PPEC and Regional Training School, Region 7, na 96, batch 96. I have encountered your Honor, Mr. Chair, na ako ang na-assign sa City Anti-Narcotics ng Ormoc in the time. 2000, I filed complaint to the Military Ombudsman and the DOG of Ormoc City for 14 uniformed personnel. Isa doon yung Regional Director for Administration,
yung city director ko, yung hippie ko mismo sa station, yung deputy, they are all 14 for bribery, direct bribery. Tumatanggap sila ng payula. Ako lang isa, Your Honor, Mr. Chair, ang nag-file ng complaint. I know, alam ko lahat kasi ako ang operatives ng City Anti-Narcotics Unit ng Ormoc at the time. Then after nanoon na si Espinedo, Your Honor, Mrs. Chair, na Super Cup ng Leyte. Kagawian ko na kung saan ako ma-assign yung worship ng station ko, morning at saka evening, pinapa-worship ko talaga ang mga polis kasama ko. Nung ma-lateral entry ako kasi at my commissionship, Your Honor, Mrs. Chair, is through lateral entry. I am batch 08, 2008. First assignment ko na ako ang naging hippie ng Gandara, Samar. Ang purpose to disband the private armed groups of Samar. Then for one month, I disbanded the group of Cabonios. Nahuli natin yung mayor for 700 warrant of arrest, 600 na implement natin. Isa lang ang patay, yung assistant ng private armed groups leader. Because of politicking, Your Honor, Mr. Chair, na-relieve ako ng region. Fortunately, I believe that my assignment, maski kung saan, I considered it that all things work together for good, for there is a purpose. That is from Romans 8:28. So tinanggap ko, at saka nung ma-assign as regional director si Brigadier General Acer Dulina, na-request naman ako, Your Honor, Mr. Chair, na mag-lead ng Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group ng Region 8 for 2014-2015. For 2 months, na-disband natin ang grupo ng isang drug lord na kompetensya ni Kerwin Espinosa at the time. We apprehended 60 to 70 mga malalaking pusher. Isa lang ang patay, yung drug lord mismo. So, instead na yung regional director ko nagtawag sa akin personally, Your Honor, na may spot promotion, pero ang nangyari, na-relieve ako sa Mindanao. Nung ma-relieve ako, ang rason, Your Honor, Mr. Chair, instead of a precision, because of politicking again, Your Honor, Mr. Chair. So, yun ang mangyari palagi sa akin. Tinanggap ko din, but for 6 months, when I was graduated and police intelligence officer's course, schooling namin sa Cagayan, nanalo na ang previous administration, si President Duterte na ang naging presidente, 2016, na CPNP si CPNP Bato de la Rosa. Nakatanggap na ako ng call, Your Honor, through CPNP Bato de la Rosa na ako requested ng Leyte, particularly in Albuera, through the mayor of incumbent mayor, Mayor Johnny de la Serna, na sabi si CPNP Bato na nandito sa opisina ko sa Davao, nagpunta, kaya ikaw ang requested, kaya ikaw lang ang kinakatakutan ni Kerwin Espinosa. So, ako, Your Honor, taga Leyte. So, parang akong, I am very impressed and happy for that information because makauwi na din ako sa amin. But, yun na, Your Honor, Mr. Chair, nung ma-assign ako, sabi, ang instruction, si Kerwin Espinosa, i-disband. No? Kasi siya ang nag-proliferate ng drugs doon sa Albuera sa Region 8. So, namasayan ako for only 18 days, for 1 month, na-disband natin ang grupo ni Kerwin Espinosa na nag-surrender yung papa niya for protective custody 1 month nandito sa atin para na sa star witness, maging star witness natin. Fortunately din, si Kerwin Espinosa nahuli sa ibang bansa. For my 6 months, na nahuli natin, nakakonfiske tayo ng drugs for 14 kilos, more or less, yung baril na 60 to 70 pieces na long and short firearms, walang namatay sa operasyon ng
illegal drugs. Because of Senate hearing, Your Honor, Mr. Chair, si Kerwin nagsasalita sa Senate. And before nagsalita si Kerwin Espinosa, may reporting ako sa office ni CPNP Bato the day before the Senate hearing. Doon mismo, Your Honor, Mr. Chair, nakarinig ako kay Senator Bato na ako involved ng drugs. Sabi daw ni Kerwin, tumatanggap ako ng 20,000 per month na na-assign ako sa Davao. That is the first time, Your Honor, Mr. Chair, na paluha ako, nagtingin kay Sir Bato, na nasali na yung pamilya ko, yung buhay ko, na disband na si Kerwin Espinosa. Why I am here, sir? Para mag-report sa iyo na accomplice ang trabaho. Although hindi sa akin yung responsibility na namatay si Mayor. But sabi ni CPNP Bato at the time, na hindi, nandito si Colonel Fero. Colonel Fero, sir, is head at the time of anti-illegal drugs group. Pidig na ngayon. So, kinonfirm ni Colonel Fero na ako daw tumatanggap. Sabi ko, saan man si Kerwin, sir, hindi din ibigay sa akin si Kerwin ni isang bisis, isang minuto na si Kerwin ibigay sa akin nung mahuli si Kerwin, when in fact ako ang team leader ng folder ni Kerwin Espinosa. So nagtaka na ako, Your Honor, Mr. Chair, but I believe in God that the truth will set me free. When then doon na sa Senate, Your Honor, Mr. Chair, kinukross na si Kerwin Espinosa, stated sa documents naman na sa lahat ng tanong ng mga senators at the time, na lahat ba tumatanggap ang tanong, ang sagot ni Kerwin Espinosa, hindi lahat, sir, maliban kay Sir Espinido, na instead na hingian ko siya ng bank account, isin sa akin yung Bible verse. So, na-impress ako yun, but disappointed because alam ko na si Kerwin magtanggap talaga yun na totoo kasi nandyan hinawa kanila si Kerwin Espinosa at the time, Your Honor, Mr. Chair. So, nagkataon, may trust tayo sa Panginoon na hindi talaga totoo. So, nangyari na hindi totoo. Nung medyo may bikil na kami ni CPNP Bato, Your Honor, Mr. Chair, gabi, mga 9 o'clock, right after sa Senate inquiry, tinawagan ako ni CPNP Bato na, okay, isog ka man sa Bisaya pa, doon ka sa Usamis. Tingnan natin. So, maraming nagsabi, Your Honor, Mrs. Chair, na kung ako magpasayin ng Usamis, mamatay, patayin. Kasi nilagay sa baba ng buhaya. But I believe in God always, Your Honor, Mrs. Chair, that every assignment that I have, that is a blessing. And there is a purpose. Pinuntahan natin, Your Honor. They think na hindi makaya kasi parang in-underestimate lang yung pagka-police ko because number one, lateral entry ako. So, ganun ang mga nangyari, Your Honor, Mr. Chair, sa kunting information na ibigay ko sa inyo ngayon. But to tell you to end, ako, Your Honor, Mr. Chair, hindi lang biktima ng rubber hold up, extortion, biktima pa ako ng destabilization ng karakter ko. Ako ang na nag-disband ng grupo ni Kerwin Espinosa. But gusto nila na isali ako sa drug money na protector ni Kerwin Espinosa. Pangalawa, and I have, Your Honor, a list sa PR address list na sinali ako sa kay Espinosa as level 3 high value target, Your Honor, Mr. Chair. Drug lord pala si Espinido. So, doon na naman sa Usamis. Nung ma-accomplish natin ang Usamis, Your Honor, Mr. Chair, pinapareport na naman ako sa office ni Police Brigadier General Archie Gamboa na sinabihan ako doon na, Juby, involved ka pala sa Malaysian drug trafficking. Wala ako magawa, Your Honor, Mr. Chair, just only to pagdasal lang, Lord, ikaw talaga kakampi ko, ang police ngayon. Sino pa ang paniwalaan ko? That time, Your Honor, Mr. Chair, may pagkataon na pinapatawag ako, pinapareport ako kay President Rodrigo Duterte at the time. Nag-report ako direct sa kanya. Sinabihan ko na siya kaagad, sir, bakit sinali na naman ako sa Malaysian drug trafficking?
kung hindi sana gusto niyo na mangyari itong nangyari ngayon kay Espinosa at saka kay Paruhinog, bakit pinahintulutan niyo ako na mag-team leader? Maghipis. Sana wala na lang para hindi niyo ako isalin ng ganun naman lang na tinawag Your Honor, Mr. Chair, na Games of the General. So, continuous because I am obedient to my senior officer, inasayan na naman ako ng Iloilo. Masayan tayo ng Iloilo, but before Your Honor, Mr. Chair, may huli tayo accomplishment natin sa Ozamis, 168 na mga arrested person. They are all convicted. And Siam lang ang namatay for 2 years na mga poser. Siam lang ang namatay. Sa drug operation, illegal drug operation ang masasabi ko, Your Honor, Mr. Chair. So, nung ako ma-assign sa Bacolod, from Iloilo, going to Bacolod, going to part of a Negros Oriental, na mag-report ako na malapit na makuha natin, Your Honor, Mr. Chair, kung saan talaga ang drugs, going to Negros Oriental. Pinaipa-stop ako ng trabaho kasi mag-report si Espinido sa krami kay kasali sa 357 drug watch list na naman. Nagpunta ako sa Camp Krami, Your Honor, Mr. Chair, hindi ko alam kung yun pala ang pakay ng pagpunta ko doon. Pinapapasok lang ako sa covered court, nakikita ko sa steeds ang list, yung naka-font na 357 watch list ang present. Ako pa ang pinapauna na mag-drug test. Ako pa ang pinapauna na mag-lie detector test. Sabi ng mga officer sa loob lang, Your Honor, Mr. Chair, Juby, bakit nasali ka dito? Akala namin kalaban kita. Kalaban kayo namin. Pero bakit nasali ka dito? So ang daming tanong because alam ng mga officer na nagtrabaho sa Espinido na may Panginoon na totoo. So, best practices for me, Your Honor, Mr. Chair, before I end. Kung saan ako ma-assign, makita mo, Your Honor, Mr. Chair, yung station ko na makita, mapapasok mo yung 10 commandments sa likod ng desk officer, yung Psalm 23:91 sa bawat post ng posti ng station, yung mga signage ng checkpoint ko, Bible verse, at saka first offense ko, Your Honor, Mr. Chair, kung traffic violation lang, 10 commandments before ko mag-penalty sa kanila. Just to give, emphasizing the police officer and even the constituents, na talagang may Panginoon. Kasi sa akin, Mr. Chair, Your Honor, yung mga poser at saka user, they are all victims. Bigyan ko sila ng second chance. Kaya lahat ng mga istasyon na assign ako, I call the attention of the executive, the mayors, the siblings, and the other relatives, nakausapin ko sila to give them a second chance. So yun ang maginawa ko. And it is recorded, Your Honor, Mr. Chair. So thank you for the time, Your Honor, Mr. Chair. And before siguro mag-in ako, sabi ko pa nga, I would like to distribute my sworn statement to make you have a perusal and reference. Sige, Comsec, please help them. Although copies of the affidavit have already been distributed earlier, and I'm sure the members have read the affidavits or the affidavit. So we will now proceed with the interpellation. Thank you, Colonel Espinido. Salamat. First to interpellate is Congressman Joel Chua. Is Congressman Chua present? Thank you, Mr. Chair. Wait, may I proceed, Mr. Chair? Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel Jovi Espinido, meron po ditong affidavit na sa page 7 po, nakalagay po dito, Jovi Espinido, at ito po ay notoriado, at may pirma po dito sa taas ng pangalan na Jovi Espinido. Ito po bang pirma ay pirma po ninyo? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Maraming salamat. At ang kada pahina po nito ay may pirma po na initial sa baba po. Page 1, page 2, hanggang page 6. Ito po ba mga pirma po ninyo? Opo, Mr. Chair, okay. Your Honors. Thank you.
Kanina po binabanggit po ninyo na kayo po ay active member ng PNP. So, ano ho ang inyong position ngayon at saan po kayo ngayon nakadetail? For me, now presently, Your Honor, Mr. Chair, at Department of Personnel, non-duty status for going to retire, Your Honor, Mr. Chair. Non-duty status, so ang ibig pong sabihin, kayo po ay naka-floating, tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, ano po ang, alam po ba ninyong dahilan, ba't po kayo naka-floating ngayon? That is the procedure, Your Honor, Mr. Chair, but as long that you are going to retire for 3 months, may issuance na doon na non-duty status ka na para sa mga requirements for your retirement mo na ma-comply mo, Your Honor, Mr. Chair. Okay, so ibig sabihin po, 3 months from now, kayo po ay magre-retiro na sa serbisyo. If God's will, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. So sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, kayo po ay dating chief of police ng Albuera, Leyte. So bilang chief of police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong mga naging duties doon? Pardon, Mr. Chair, Your Honor. Bilang chief of police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong naging duties doon bilang chief of police? Number one, to disband the Kerwin Espinosa drug groups, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Dito po sa inyong affidavit, number 4, page 1, sabi po ninyo dito, kayo po ay personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito po bang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay siya rin pong si Senator Bato de la Rosa? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alright. So, ang tanong ko po, ito po ba ay, sabi po ninyo dito, PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me. So, ito po ba yung first time na nakausap po ninyo si then PNP Chief Bato de la Rosa? Yes, Your Honors. Hindi pa rin po ba ninyo siya nakakaharap noon personally? Hindi prior pa. To the call? Hindi pa, Your Honors. So, ito po yung kauna-unahan? Yes, okay. Your Honor. So, normal procedure po ba yon na ang isang chief PNP direct ang tatawag sa chief of police? Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May tinatawag po tayong chain of command? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, ito po ba normal procedure? Hindi normal, Your Honor. Hindi normal yung yes. Pagtawag po sa inyo ng diretso. Yes, ni Chief PNP Bato de la Rosa. Yes, Your Honor. Bakit po ninyo nasabi na hindi po normal? Kasi mostly naman, Your Honor, for my how many years in service, ang assignment talaga through sa documents na pagdala sa inyo na ikaw ispinido sa personnel, na ikaw na-assign na doon, so mayroon kang order, you must report to your new assignment for to avoid owl. So paano nyo nasiguro na yung kausap po ninyo sa telepono si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell that, hear the truth, kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honor, because masayahan ka, ma-impress ka na ikaw ang liit mo, major ka lang ang rang mo, tinawagan ka ng Chief PNP. Nagpakilala naman siya, Your Honors, na siya si Chief PNP Bato de la Rosa, ang bagong hipi ngayon, tapos yung mayor na sa tabi niya na nag-request, nakakilala ko, Your Honor. As soon on time po na tinawagan kayo, at that time, ang rango po ninyo is major. Major, yes. Pas major, tama po ba? Major, okay. Yes, Your Honor. So nung kayo po yung nag-ausap ni then Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang, natulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte, about this war against illegal drugs. So, dapat galingan mo, ha? Ikaw ang
i-assign ko as chief of police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drug sa Albuera. So your honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano pag, po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay? That is very obvious for us, an officer, so, your honor. So sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay tao po. So by all means, your honor. By all means. Yes. Okay. Dito po sa inyong affidavit, sinabi po ninyo, nagpunta po kayo doon specifically at to disband the group of Kerwin Espinosa. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Ano pong klaseng group ito? Yung kay Kerwin Espinosa? Espinosa Drug Syndicate, Your Honor. Drug Syndicate? Yes, Your Honor. Okay. So, paano po ninyo nagawa na sabi po ninyo kanina 18 days? Yes, Your Honor. Na disband po ninyo. Paano po ninyo nagawa yan? Nung ako na-amasahin sa Albuera, Your Honor, Mr. Chair, kaugalian ko talaga yung kausapin yung mga police na nandoon assigned, kasi nung dumating ko 2 days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So ang sabi ng mga police ng commission officer, yung mga sarhinto, na magparelieve sila kasi takot sila na ako ang hipi na talagang madadali si Kerwin, kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So silang ang sinabihan ko muna na ito, totoo na tong trabaho natin. Samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. After 2 days, Your Honor, Mr. Chair, na pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag-surrender sa Camp Crame direct kay PNP De La Rosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may nagbibinta pa ng drugs, because 2 days pa ako doon dumating sa mansyon ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nagbaybas tayo ng malaking baybas natin na mga right hand talaga ni Kerwin Espinosa. I have here, Your Honor, Mr. Chair, sa accomplishment report ko sa Albuera since pagdating ko at sa kapagkatapos. Sir, ang binabanggit po ninyo, ang sumurrender po is si Mayor Espinosa. Yes, Your Honor. Ang binubuwag po ninyo si Kerwin. So, si Mayor Espinosa po ba ay ama ni Kerwin? Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Bakit po si Mayor Espinosa ang sumurrender, hindi po si Kerwin? Ibig nyo po bang sabihin, magkakuntsaba po yung mag-ama sa drug trade? Yes, Your Honor. So, magkasama sila? Magkasama sila, Your Honor, Mr. Chair. Okay, So, sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, meron po ditong si Mayor Espinosa may sinubmit na affidavit o may execute na affidavit, at may kasama po itong ledger, and at the same time, ito po ay video recorded. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, nasaan na po itong affidavit, ledger, at saka yung video? Yung iba na reproduce natin, Your Honor, Your Honors, because we filed cases to DOJ, Ombudsman, RIAS, NIAS, sa lahat ng mga protector. But actually, ang lahat ng original na file folder sana natin, Your Honor, ibinigay turn over ko sa provincial director namin at the time, Colonel Simborio, Brigadier General na ngayon, Franco Simborio, Your Honor, because I always going to relive sa USAMIS na. Please wrap up, Congressman Chua. Thank you po. So napansin ko po kasi dito sa inyong affidavit, unang-una tinawagan po kayo ng personal ni General Bato. Sabi po ninyo dahil kayo handpicked. Dito po sa number 6 ng affidavit ninyo, sabi ninyo si Chief PNP Bato po ay tinurn over sa inyo si Mayor
si Mayor Espinosa. And then, dito rin po sa isang sa number 12, page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo, I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Your Honor. Okay. So, lahat po ba ng galaw ninyo, diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato De La Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direk ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay? Kay Chief PNP De La Rosa, Your Honor. So, yung Presidente pong pinag-uusapan po natin, si President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So, pag nag-report ko po kayo kay President Bato, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi. Mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso po kayo nagre-report? Oo. Normal po ba ang isang, at that time sabi ninyo major kayo, normal po ba yon na yung isang major eh diretsong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors, hindi okay. Normal. So ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP ba to? Tama po ba? Yes, Your Honors. That's it, Mr. Chair. Thank you, Congressman Chua. The next to interpolate is Congressman Ando Waminal. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, our resource person today is a man I previously worked with. He was my first chief of police when I was the mayor of Usami City. So I move, Mr. Chair, that I be allowed to address our resource person directly. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel, magandang araw po. Magandang nabasa, araw. Nabasa ko po ng maigi ang the same affidavit na binasa at kinumpirma ni Congressman Joel Chua. May tanong lang po with regards to your assignment in Uzamis. Sinabi niyo po that it was PNP Chief Bato who tasked you to dismantle the local drug kingpin by all means necessary. And that supposedly meant to neutralize or eliminate the target. Dito din po sa affidavit ninyo, sinabi nyo po na si Mayor Aldong Paruhinog nag-report sa inyo na itong lahat ay politically motivated or he is being politically persecuted. Maitunong lang po, aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung drug group in Uzami City? Meron po bang local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato and the former president? It was only Chief PNP Bato De La Rosa, Your Honor, who gave an order. So wala pong iba. It was Chief PNP Bato? Yes, Your Honors. Sinabi niyo din po na tinawagan kayo ni Chief PNP Bato. The same question with Congressman Chua. Paano niyo po na-confirma na yun si Chief PNP Bato ang tumawag sa inyo? Number one, Your Honors, siya ang tumawag, nag-introduce sa kanyang sarili na siya si Chief PNP Bato at saka nagsabi siya na sa katabi niya nandito si Mayor Juni de la Serna na nag-request. At saka right after na mag-usap kami, Your Honor, Mr. Chair, binigay niya yung cellphone niya kay Mayor Johnny de la Serna, in which si Johnny de la Serna, incumbent mayor ng Albuera, ay kaibigan ko. So alam niyo na po yung boses ni Chief PNP ba to? Yes, Your Honors. Okay. Colonel, sinabi niyo din po sa paragraph 18, in police language, it included neutralization or elimination of the target. Pwede po ba nating i-expound? Ano po ibig sabihin ng neutralization or elimination? Pwede po natin klaruhin? Ano po ibig sabihin nun? Yun, sinabi ko, Your Honor, Mr. Chair, pag neutralization, it is very common for the officers na isa lang din ang meaning. No? By all means, ikaw na ang bahala ang operatives or ang
frontliners or ikaw ang nag-implement ng istasyon or search warrant or warrant of arrest. So does that include Colonel na ang pagpatay sa target? Kasali na, Your Honors. So, kumbaga, parang sinasabi niyo po na yung order ni Chief PNP ba to to eliminate ay the same as saying patayin ang target? Your Honors, Mr. Chair, I understand you allow me to not to answer that question, Your Honors. I understand if you will not answer it, Colonel. Sinabi niyo po sa inyong salaysay na na-establish niyo in 2 months na yung droga na yung illegal drug supply in Ozamis ay nanggagaling sa Paruhinog crime family. Paano niyo po ito na-establish, Colonel? Your Honor, Mr. Chair, I ask been assigned in Ozamis December, mid of December. I talked to the siblings, the mayor, the Paruhinog family. 2 days after I assume as a chief of police in that city, telling them what really want I want to do, or I want to have from them. Na so, gusto ko, Your Honor, Mr. Chair, na isurindin nyo na lang lahat para makauwi na ako sa Liti. But then, sabi nila, politika yon. Pinapabayaan ko for 2 months, Your Honor, Mr. Chair, na magtrabaho ang Paruhinog. Because before I assign in Ozamis, I've heard a lot na dalawa ang PNP, dalawa ang LTO. Ang PNP, that means ang isa, Philippine National Police, yung isa, police ni Paruhinog. Yung LTO naman, Land Transportation Office, yung isa, Lawis Transportation Office. Pag PNP, lahat ng mga huli sa police natin, PNP, na Philippine National Police, i-turn over sa police ni Paruhinog. So doon ang transaksyon. Kung ikaw naman manawakawan ka ng mga sasakyan, doon ka magpunta sa police ni Paruhinog sa office ng tinawag nila na Lawis Transportation Office para magbigay ka ng tira. Nalaman ko na yung lahat for 2 months na sila lang ang nagtrabaho. Manghuli sila for citizen's arrest. Pinoprove ko, Your Honor, Mr. Chair, na totoo talaga yung sinabi nila na dalawang police PNP sa Ozamis, dalawa ang LTO. Nung last, Your Honor, Mr. Chair, na tinuturn over nila sa akin na mag-asawa, a couple, na nagsasalita na sa amin na, sir, planted sa amin ni Mayor, kasi kami nagbibinta, sir, pero nung malaman namin na ikaw na ang nasahin dito, nagpunta na kami sa Marawi. But we observed, sir, na hindi ka man ang huli. So bumalik kami dito para magbinta. Pero Marawi ang source namin. Nagkataon, sir, na wala na kaming item, yung Shabo, Your Honor, Mr. Chair. Pinantiran kami ni Mayor para lang mahuli. So at the time, Your Honor, Mr. Chair, pinuntahan ko na si Mayor sa opisina. Sinabihan ko na, stop na lahat ang operasyon ninyo. Ako na ang magtrabaho, Your Honor, Mr. Chair. So, Colonel, in short, nag-imbestiga kayo ng maigi at you were convinced that the Paruhinog were really into the drug trade. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel, in your the same affidavit, sinabi niyo po, in this period, Mayor Aldong reached out to me 3 or 4 times signifying his intention to surrender. Maitunong lang po, ano po ang kinatatakutan ni Mayor? Bakit gusto niyang mag-surrender? Siguro, number one, Your Honors, na papasukin siya, hulihin siya, applyan siya ng search warrant, or siguro mamatay, kay marami naman ang news at the time, Your Honor, Mr. Chair, na maraming namatay kasi involved sa
sa drugs, una, masali ka sa list, sa watch list. So, takot siyang patayin dahil nasa drug list siya, Colonel? It may be, Your Honor. Possible. So, ibig sabihin, pag nasa listahan ka, there is that real threat that you might die. Yes, Your Honor. Thank you, Colonel. Nung nag-serve po kayo ng search warrant, sinabi niyo po na 15 people were killed on July 30, 2017 at 2 a.m. And pagkatapos po nito ay pinuntahan po kayo ng ating dating presidente, Rodrigo Duterte, and Chief PNP Bato para i-congratulate kayo. So, ibig po bang sabihin na kinongratulate kayo nila dahil na-neutralize nyo na ang mga paruhinog or yung drug syndicate sa Osamis? Yes, Your Honor. Ibig din po bang sabihin, Colonel, na kinongratulate kayo ni Chief PNP Bato dahil na-accomplish nyo yung order niya? Your Honor, Mrs. Chair, if you allow me not to answer that question, Your Honor. Mr. Chairman, Congressman Suarez. Point of order lang. I've been listening to, with the indulgence of Congressman Omenal, of course. I think some of the information that a resource person is ready or will divulge might implicate or incriminate him, and maybe it's best that when it comes to the sensitivity of these informations, may I move that it be conducted in executive session where confidence and confidentiality can be exercised among the members of this committee. Okay, thank you, Congressman Suarez. Yes, we will, if the witness so requires, to divulge information, sensitive information, under an executive session, yes, we will provide, grant him that, but siguro later na, no? Yes, ma'am. After we complete with the, if all the members present here will complete all their questions that will be propounded to you, and if there are information you wish to share with the committee on an executive session, we will deal with that later before we suspend this committee hearing. Thank you, Your Honor. Please proceed, Congressman Waminat. Given that, Mr. Chair, with the indulgence of our members on the Quadcom, I would just like to put forward that motion. So after we, after all the congressmen have given their opportunities to interpolate, I move that an executive session be conducted with our resource person, Colonel Jovi Espinoza. So moved, Mr. Chair. Second, Mr. Chair. Thank you, Congressman Suarez. We will defer the action of the committee on the motion made by DSJJ Suarez. After the members who are listed here as interpolators will be end their interpolation. So we will defer the action of the committee on the motion. Congressman Aquino. Yes, Mr. Chairman. Can I move for a 3-minute suspension, okay. Mr. Chairman? 1-minute suspension. 25, page number 5. At this time, I was already morally convinced I had to implement Chief Bato's direct order, which is to eliminate them. In Chief Bato's words, wag tangon sila. Pwede po bang matranslate in English kung ano po yung pagkakaintindi nyo sa sinabi ni Senator, ni then PNP Chief Bato na wag tangon sila? Kasi ako, Bisaya po ako. And Mr. Chairman, can I interject? What's the meaning of wag tangon sila? That is what I'm asking Colonel Jovi Espinoza, Mr. Chair. Kung ano po yung pagkakaintindi niya. I'm
our chairman, Chairman Ace is also fluent in Bisaya, no? So pwede po ma elaborate kung ano po yung pagkakaintindi niyo. It doesn't have to be na yun yung order, pero pag sinabing huwag tangon sila, ano po yung pagkakaintindi niyo, Colonel? Your Honor, Mr. Chair, ang magtangon sila, parang in translation of English is eliminate, no? Eliminate or neutralize. Magkaisa lang, Your Honor, Mr. Chair. Eliminate and neutralize or wag tangon sila. Thank you, Colonel. Colonel, in the last part of your affidavit with regards to Ozami's assignment, you mentioned, and even in your opening statement, that after the Ozami's raid, nag-report po kayo, you were summoned by Major General Archie Gamboa. And in that said meeting, sinabihan po kayo that you have links with the Malaysian drug trafficking group. So, ano po ang reaction niyo nito? At ano po ang implication for being linked or to be included now in the narco list? Disappointed, Your Honor, Mr. Chair. Nagtrabaho ang isang police ng totoo. Nagtrabaho ng maigi to help, to contribute sa Philippine government as a posted war against illegal drugs. Pero ganun ang mapala ba ng isang police? So sino man ang mga police na courageable na maggawa naman ng mabuti ng ganun, kung ang mapala mo lang, ikaw pala kasali sa drug trafficking? So disappointed, grabe, you know, but I believe always in my God na siya lang ang may alam, because yun ang kinaugalingan ko. Instead, pinagdasal ko sila. Nung pinagdasal ko sila, na nangyari noon, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang, na-crush yung chopper. Talagang, hindi naman ako may karma, pero pinapaubaya ko sa Panginoon, Your Honor, Mr. Chair, that in Ecclesiastes chapter 12, verse 14, it says there, whether we do good or bad, and even done in secret, there is a consequence. So that's what really feel about sa marinig ko yung kasali ako sa Malaysian drug trafficking, Your Honor, Mr. Chair. Colonel, nung nalaman nyo na nasa listahan kayo, naniniwala ba kayo na may planong kayo naman ang eliminate dahil nasama na kayo sa narco list? I admit and confirm that, Your Honor, Mr. Chair, na ako talaga itarget na. Dahil nilagay kayo sa listahan, ngayon ikaw ay, kayo po ay naging target. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, balik po tayo dun sa pananaw ni the late Mayor Aldong, na natakot siya na patayin siya dahil nandun siya sa listahan. The same sentiment na din po yung naramdaman nyo, Colonel. Hindi, Your Honor, Mr. Chair, hindi ako takot, because yung kinakatakutan ko ang Panginoon lang, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang. Hindi po kayo takot na patayin, pero naisip nyo po na patayin kayo? Siguro, yes, Your Honor. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, nung ako malist sa watch list, pati bahay ko pinuntahan ng mga CIDG, pinasok para picturean lang yung account ko, na nag-iisa lang na account ko na may 50,000 pesos ang natira para sa enrollment ng anak ko. Pinapaklos pa kasi drug lord si Espinido. Pero ganun lang ang buhay, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Colonel. Last two questions, Colonel. Ano po kaya ang dahilan? Bakit nag-order si Chief PNP Bato na i-dismantle yung drug trade sa Ozamis? Ano po yung dahilan? Dahil ba gusto niya matigil talaga yung proliferation of drugs, or may ibang dahilan? Pwede niyo po masagot, Colonel. Kayo po ay naging intel officer. So, whatever you gathered in your time as intel officer, and of course, with your knowledge and your wisdom and sa kakayahan niyo po. So, ano po yung tingin niyo? Bakit pina-eliminate yung drug lord sa Ozamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag-intindi ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali
No, kasi galit sila na na-disband ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Magsabi ako, tao nila kasi hindi binigay sa akin. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, pinailan pa ko ng complaint ni Kerwin Espinosa sa Ombudsman. Samantala, si Kerwin, hinawakan na ng EADG. Pagkatapos, nasuspend ako for 1 month. For that, Your Honor, Mr. Chair, din, kasi nakita nila na disband si Kerwin Espinosa, na tao nila, ilagay natin si Espinido sa Usamis para mamatay. Di, siguro ang pag-isip nila, Your Honor, Mr. Chair, na nag-underestimate kay Espinido, kasi si Espinido, only a lateral. Wala akong schooling ng special course. Wala akong schooling. Simple lang si Espinido. Grade 1, Section 10 lang. Pero, ang pag-underestimate nila, na-accomplish ko yung Espinosa drug drops, galit na naman sila. Bakit, Your Honor, Mr. Chair? Hindi nila binigay sa akin si Ardot at saka si Nuba. When in fact, na-file natin ang complaint sa Albuera, more than 40 uniform personnel na mga protector. Sa kay Paruhinog, hindi ako nakapag-file ni isa na protector kasi hindi nila binigay sa akin si Nuba, Paruhinog, maski isang lang minuto na kausapin ko at saka si Ardot Paruhinog when he arrested in Taiwan. Pagdating mismo dito sa Krami, na maghingi ako ng permission sa Chief PNP at the time, si Albayalde, hindi pinahintulutan ako na kausapin ko si Ardot. So, I present you, siguro, sa pag-isip ko, Your Honor, Mr. Chair, na tao nila yung nabangga ko. Bakit hindi nila ibigay para matapos na sana yung problema ng drug war? Kasi, I believe, Your Honor, Mr. Chair, na kung mahuli ko buhay yung mga drug lord, sila ang magsabi kung sino ang protector nila. When Mayor Espinosa buhay pa at the time, Your Honor, Mr. Chair, nasa sa akin pa siya, yun palagi ang sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng polis. Walang Paruhinog kung walang pahintulot ng army. Doon nag-umpisa yung Kuratong Baliling. So, yun ang nakita ko, Your Honor, Mr. Chair, na kung ito ang organized crime groups, to tell you, for my 28 years in service, dito lang sa PNP, sa police lang. Kung maski gusto pa ng mayor, congressman, gobernador, kung gusto pa nila, kung ang police stand like a brave, stick to implement the role of law, walang magawa ang politician. Pero galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, carnapping, kidnapping, galing sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga polis nandito kung ano ang trabaho, ano ang polis. So at least, Your Honor, Mr. Chair, binigyan niyo ako ng pagkataon. At least, may Panginoon ko, bahala na siya. Okay. Is that your last question, Congressman Wabinal? Yes, Mr. Chair. I firmly believe that it is imperative for this August body to investigate further, to seek the truth behind all this information we have received today through the statements of Colonel Jovi Espinido. And now ay sa ating executive session ay mas detalyado pa po ang ma-expose ng ating resource person para matulungan ang committee na makuha natin ang katotohanan na gusto nating malaman. Maraming salamat po, Mr. Chair. Okay, thank you, Congresswoman Minal. The next to interpellate is Congresswoman Migs Nograles. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mayong Udto, Colonel. Mayong Udto, Ma'am. Your Honors. Sa inyong affidavit, nakasulod dito, Mr. Chair, na sa paragraph 30, I confirmed that there was a quota and reward system. So may quota and reward system. Ano po itong quota and quota system at ang reward system, Mr. Chair? Dalawa 'yon, Your Honor, Your Honors, Mr. Chair. Pagkuta at saka reward. Sa akin naman, we implemented in accordance with the law, Your Honors. Ang quota, bawat araw dapat ang police may matukhang yung knock and play. Puntahan yung mga nasa list para pasurenderin sa police station para sila ma-rehab or voluntarily. Ang reward naman,
It's very obvious for my assignment, Your Honor, Mr. Chair, na lahat ng mga operation through bypass operation, search warrant implementation, may reward system yung mga local official. Ano ko, Your Honor, Mr. Chair, ang Ozamis na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng bypass operation. So nakatanggap kami ng 600,000. No, mga lalaki yon na mga pusir sa Ozamis. So yon ang pag-intindi ko. The other kuta naman at saka yung reward system, alam ng mga polis lahat yon, Your Honor, Mr. Chair, na patayin may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yon ang ibigay, Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yon o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota, Your Honors. Mr. Chair, para lang maklaro, so yung quota system, merong nag-a-identify ng mga tao, tama? Yes, Your Honors. Etong quota, kanino galing ang listahan para ma-hit ang quota? From the DI at saka PDIA, mag-consolidate yun sila, Your Honors, Mr. Chair, yung mga intel community. So, bago nila ibigay sa kay PRRD sa list. So, may nag-o-order, nagbibigay ng listahan dito sa inyo at ibibigay po, Mr. Chair, na ito ang mga listahan, kailangan nyong i-hit ang quota kada adlaw, kada araw. Paano pag hindi ma-hit ang quota, Mr. Chair? For information, Your Honors, kung saan ako masign, hindi ako nag-rely ng order ng tukang. Wala ako kasi inisip ko yung palagi, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang atutupagin ko when in fact very cleared naman ang pronouncement ng presidente natin na sa Albuera, yung mga Espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa ako sa mga user at saka sa poser? Na nakita ko din, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at saka sana protector, stop na ang illegal drugs. Kaya sa area ko, maski ang Bacolod, Your Honor, Mr. Chair, nakahuli tayo ng 80 to 90 na mga pusher, walang patay. Mr. Chair, kanina sinasabi niya dalawang beses na tukhang. Ano po ba ang tukhang para maintindihan natin? Kasi parang standard po ang sa inyo, eh kami po hindi namin alam ano po ba ang tukhang. Sorry, Your Honor. Can you shorten your reply to the query of the members, Colonel Espinido? Yes, please, sir. Proceed. Mr. Chair. Tukhang, that means knock and play. Parang inak mo yung play. Inak mo yung bahay tapos ito din sa quota po, Mr. Chair. So yung quota na sinabi nyo sa affidavit nyo na may 50 to 100 per day, sinabi nyo din po dito na pupunta kayo kasi yung alam nyo, sa paragraph 30, we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing. Ito ang operation na tinatawag nyong tukhang sa loob. Yes, Your Honor. So kakatok kayo, tapos ano po yung proseso nito, Mr. Chair? Your Honors, sabihan sila na nasa list kayo, so magpunta kayo sa police station para ma-clear yung pangalan mo, instruksyonan ka na going to rehabilitate. Yun ang instruksyon sa... So, kayo po ang pupunta sa bahay, kakatok, ano to, in the guise of voluntary surrender or kukunin pupunta sa estasyon? Voluntary surrender, Your Honors. Tapos, hindi dadaan to ng korte, Mr. Chair? Diretsyong rehab? Hindi, Your Honors. Tama po ba ang proseso na to? Ako kasi, abogado ako, alam ko dapat may due process dito pag may mga nahuhuling ganito. Sa akin, Your Honors, kasi alam nyo naman yung mga junior officer, they are all obedient sa instruction pamtaas. May legal counsel kami, mga polis, na akala namin yung pagdating sa baba, talagang hinimas na yun na maging legal ang trabaho. But again and again, sinabi ko, sa akin istasyon, hindi ako nag-implement ng tukhang. So, pero standard na to sa iba. Kung hindi sa inyo, alam nyo po, standard to na alam ng iba na ang operation na to, kakatok, kukunin, rehab, walang dadaan na ibang proseso, kayo ang magde-determine po nito.
Yes, Your Honor, standard dyan. Na may nag-o-order galing sa higher-ups. Yes, Your Honor. And then, itong reward system naman, sinabi po, Mr. Chair, na under an operation, nakukuha ang reward. Right after sa accomplishment, Your Honors. Ano ang accomplishment? Ano ang meaning ng accomplishment? Ano ang goal? Sa akin, Sista Sion, yung nahuli mo, na-bypass, din na-implement mo yung search warrant, na-failan mo ng complain yung mga subject suspected person. So, may bypass operations, may search warrant. Dun sa affidavit nyo, mga dalawang beses kasi na nangyari dito sa yung sa Albuera, may search warrant. Pumasok Mr. Chair sila with the search warrant on illegal possession of firearms. Tapos yung nag-search, biglang namatay itong si Mayor Espinosa. Sa Osamis din, itong mataas na sindikat na drug lord na si Parahinog, pumasok din na may search warrant through the guise of illegal possession of firearms. O pagpasok, namatay din po. Itong pagkukuha ng search warrant, sa alam ko po kasi, di ba pupunta po kayo sa judge? At pagpunta kayo sa judge, may witness yan at may ipapresent para mag-grant ang search warrant. Pero parang sinasabi po, Mr. Chair, na itong search warrant kasama sa operations ng reward system. So may formula po ba to para mag-grant agad ang search warrant on the guise of illegal firearms? Papasok, may makikita, tapos may mamamatay? Hindi naman, Your Honor, Mr. Chair, ang kaugalian for my experience, pag makita ng judge naman na may probable yung witnesses, deponent, na talagang nandyan may illegal items sa area sa kung saan naka-indicate yung search warrant, yung affidavit ng deponent at saka applicant na team leader, mag-release ng issue ng search warrant or warrant of arrest ang judge. Doon na, Your Honors, Mr. Chair, sa pag-implement mo na kung ano ang mga pamaraan na naman ang gawin mo as long as you are in accordance with the POP standard operating procedure ng PNP, Your Honors. So, itong search warrant, sinusundan naman. Yung mga witness na to, saan po galing? Ang sa Albuera, for your information, Your Honors, hindi ako ang applicant ng search warrant, ang province. Joint lang yon. Ang sa Osamis naman, hindi din ako ang applicant, ang CIDG. So, ang CIDG ba ang pumapasok to search? Since sila naman ang applicant. Joint with us, Your Honor, Mr. Chair, bakit? Ako, kami ang may alam sa area. Yung CIDG, nagpunta lang doon para mag-verify, validate, to confirm na mayroon talagang illegal yung isang subject person din sa pagpasok, Your Honor, Mr. Chair, because alam na ng lahat na fully armed ang grupo ni Parahinog. Itong reward system na to, naging standard to throughout the country? Sa pagkakaalam ko, Your Honors, yes. Paano mo nalaman to? May mga kausap ka bang iba na ganito din? Pinag-uusapan nyo. Ano ang sistema nyo dyan? Ganito din ba sa inyo? Very known naman yon, Your Honors. Very known within? Within the PNP. Okay. Standard siya. Hanggang ngayon ba? Alam niyo po ba kung... Hindi ko na alam, Your Honor, sa ngayon. Okay. Presente. Sorry, Your Honor. So, dito no, nakasulat dito sa inyong affidavit no, na kasama sa reward system na may mga LGUs na nagbibigay ng rewards. Tama po ba? Yes, Your Honors. And sinabi niyong legitimate naman ang pag-receive ng mga awards sa pag may voluntary surrender sa grupo niyo. Tama, dahil may LGUs. Paki-explain lang po, bakit kailangan mag... Actually, itong reward system, bakit kailangan, Mr. Chair, ng reward system? Hindi po ba trabaho naman po talaga ng polis na hulihin itong mga suspected or nahuhuli sa bypass operations? Bakit kailangan ng reward system? Bakit kailangan din ng LGU pumasok para magbigay ng mga awards na to? Rewards na to? Yes, Your Honors. Ang nangyari kasi sa polis, magaling lang mag-take ng order, magbigay ng order, manghuli.
pero hindi magbigay ng allowance or financial to accomplish the mission, Your Honor, in which ang baybast hindi ka ganun kadali, Your Honor, na puntahan mo, ulihin mo. Dapat may pira yung gasolina ng motor, ng police mo, operatives. Kinausap ko yung mga executive, Your Honor, kung saan ako ma-assign, na ganun ang mga mangyari sa atin, Your Honor. So, di nag-voluntarily na magsabi sila, Your Honors, na sige, kami ang magbigay ng budget sa inyo para sa reward kung may mahuli. Itong reward, kasama, so kung ma-hit mo yung quota mo, may reward ka. Kung meron kang ma-eliminate, may reward ka. Iba-iba ang levels nito pag makuha mo ang mga, pag may ma-accomplish ka, iba-iba ang reward. Sa akin, Your Honors, manak mo lang, wala, hindi kasali yun sa reward yung mapuntahan mo lang para katukin mo, mag-surrender. Walang reward yan. Anong mangyayari kapag tumanggi ka? Yun na ang mangyari, Your Honors, i-relieve ka. So, ito po ba ang nangyari sa inyo? Dahil sabi niyo po, hindi niyo po ginagawa. Tumanggi ka po ba? Kaya, Mr. Chair, nasa derogatory list ka, biglang nasa high-profile drug list ka. Bakit ganon? Siguro, Your Honors, isa yun na dahilan, pero sa akin, pinakadahilan na na-disband ko yung grupo ni Espinosa at saka ni Paruhinog. Etong si Espinosa, no? Dahil sinasabi niyo po, Mr. Chair, na si Espinosa po ang dahilan kung bakit hindi, di ba, nasa derogatory list or tinatarget siya. Sa affidavit niyo, earlier, sinabi niyo na sinabi ni then ni Senator Bato de la Rosa, no? Na ikaw ang inassign niya, tinawagan ka po niya para i-disband itong grupo ni Kerwin Espinosa. And then later on sa affidavit nyo naman, sinabi nyo naman na meron kayong mga binild up na kaso against Kerwin Espinosa that later on na dismiss. Yes, Your Honor. So, pwede pa ki-explain na bakit sa una ito ang orders na binigay sa inyo ng hepe nyo, no? Tapos biglang siya naman din po ang nag-dismiss. Anong nangyari sa gitna? Bakit biglang may protection na tong si Kerwin Espinosa? Yun ang pinagtaka ko una, Your Honors, na kumpleto na, na-disband na yung papa niya, star witness ko na, nakakustodyo niya sa akin yung mga witnesses, if I am not mistaken, Your Honor, I remember na mga 8-10 na mga witnesses, na mga right hand talaga ni Kerwin na nag-execute ng affidavit against sa mga protector. Pero nakapagtaka naman sa akin, Your Honors, na hindi nila binigay sa akin si Kerwin. Pagkatapos, just to confirm sana sa mga affidavit nila na totoo yun. And yun na ang nangyari na sa akin naman, na tinignan ko na hindi na lang tayo mag-umimik, Your Honors. Alam nyo, yung junior officer, hindi ka ganun ka-brave na sagutin yung CPNP. Bakit? So, kumbaga, Mr. Chair, parang may protection. May sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Tama po ba, Kernel? Yes, Your Honors. So, may sistema ng reward, may sistema ng quota, may sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Sa inyong affidavit, Kernel, nakasulat dito na may funding dito sa pagbibigay ng reward, dito sa sistema ng reward system. Isa sa mga sinabi nyo earlier, sabi nyo galing may LGU na nagbibigay ng reward. May isa po dito nakasulat na sa affidavit nyo sa STL or Small Town Lottery. Paano po nangyayari yon na ang STL ang nagpopondo sa pagbibigay ng reward system na ating na-establish earlier? Nakilala ko, Your Honors, si Mayor David Navarro, Mayor of Clarín, Misamis Occidental. Nung mangyari, Your Honor, na si Mayor Navarro is included in watch list, sa drug watch list ni PRRD, tumawag sa akin personally si Chief NP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-cleared kay Mayor Navarro. Ang sabi nila, huwag mo nang
galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yun. Ang sagot ko naman, Your Honors... Sorry, Mr. Chair. Iklaro lang natin para malinaw. Itong Mayor Navarro nasa drug list, nasa watch list, yes, na drug lord siya. Yes, Your Honor. And pinigilan po kayo? Habulin? Sinabihan lang ako, hindi ko alam bakit sinali ako na hindi ko man iriya ang Clarine. Sinabihan po kayo na huwag niyong galawin. Yes, Your Honors. Itong Mayor Navarro na to na nasa watch list, kasama po ba siya sa mga nag-handle ng mga STL sa area niya? Yes, Your Honors. Kasama yun sa reward system. So ibig sabihin siya nagpopondo sa reward system kahit na drug, nasa drug list siya, nasa watch list siya. Probably, Your Honors. And direkto, may direct order kayong natanggap galing sa dalawang very known personalities. Mr. Chair, remind lang natin, naka-oath po si Colonel. Mabigat po ang mga lumalabas na pangalan dito. So, I would like to remind our resource person na talagang sana totoo po ito, lahat ang sinasabi niya dahil under oath po kayo. Yes, sila Your Honor. Mismo ang nagsabi huwag galawin kahit na alam nyo po na sa drug list, na sa watch list. Yes, Your Honors. Dahil po kasama siya sa STL na pumupondo kasama sa reward system. Yes, Your Honors. Pakiulit lang po, sino ang nagsabi sa inyo na huwag galawin itong nasa na pumupondo na drug lord sa STL, sa reward system? Sino pong nag-order sa inyo na huwag galawin po? Your Honor, Mr. Chair, can I answer that in a executive session, Your Honors? Sige. Meron din po dito sa affidavit nyo na may pumupondo din kasama dito maliban sa LGU sa STL ang POGO. Paano nyo po alam na pati ang POGO, ang funding po nito, ang source po nito ay ang pumupondo rin sa reward system? Your Honor, Mr. Chair, nalaman ko na lang nung ininstruksyonan si Mayor Navarro na magpunta kay Espinido para yun na, para masitol ang problema. So si Mayor Navarro mismo nagsasabi sa akin na magpunta ka man, sir, sa Bacolod, alam mo na wala nang problema sa mga gastusin kasi lahat ng illegal gambling na natanggap, yun ang gagamitin para sa reward at saka sa illegal drugs na trabahoin ng police. But to tell you, Your Honors, only my police station, hindi lang ako lang sa lahat ng police station, siguro iwan ko kung mayroon iba na hindi tumanggap ng STL. Dito po tayo sa POGO. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumapondo din sa reward system na to ay mga POGO, galing sa POGO. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro. Siya Your mismo Honor. Ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL, pati ang POGO ang pupondo dito. Sa, yes, sa paragraph 40, Mr. Chair, ng kanyang affidavit, nakasulat dito, after these POGOs were able to register with government, funding was funneled downward from the level of Bongo. Mabigat po ang akusasyon na to. Again, Your Honor, Mr. Chair, allow me to answer that in a executive session, Your Honors. If I may, with the indulgence of Congresswoman Nograles, Colonel Espinido, nailagay niyo yan, statement na yan, dito sa inyong affidavit. So, siguro hindi na kailangan ito sabihin sa under an executive session because you have clearly stated in your affidavit in item number 40 yung tanong ni Congresswoman Nograles. So, please refer and answer the query of Congresswoman Nograles. I submit, Your Honor, Mr. Chair. Please proceed, Congresswoman Nograles. So, you confirm po, Colonel, na itong POGO may basbas at may orders ng pagpopondo dito sa reward system na galing sa POGO sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40
na si tama po ba ito po ang ngayon na senador natin, Senator Bongo? That's the information I received from Mayor Anabaro, Your Honors. From Mayor, okay. And meron din dito nakasulat na intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi niyo sa affidavit niyo. Paano niyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? Yun ang mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis na pagkukunan para sa mga fan ng mga reward system, Your Honors. Itong si Kerwin Espinosa, babalik ko lang. Sa tingin niyo po ba, Mr. Chair, na ito biglang kaya prinotek, naprotektahan, kasama din po ba siya sa biglang... who can give a detail, further details of all this and corroborate your statements. Tama po ba, Mr. Chair? Yes, Your Honors. Meron din AIDG kasama po. Tama po? Yes, Your Honors. And itong mga LGUs and itong mga POGO entities na na-establish naman po natin ang mukhang galing dito ang pondo ng reward system, ang pumupondo sa reward system. Pwede mo bang mabigay sa amin ng mga listahan? Mga entity siguro na alam nyo or mga LGUs din na alam nyo po. Your Honors, Mr. Chair, sorry for that because I don't have any document na mag ma-indicate lang yung mga pangalan nila. Just only an information as an chief of police and an officer of the PNP. Siguro, Mr. Chair, itong mga bagay na to sa mga list ng bagmen, ang intelligence officers, ang mga POGO entities, ang mga list ng LGUs, of course, to protect later on sa executive session, baka pwede nating makuha ito. Just to protect the names na lalabas, we want to protect these people also and especially Kay Colonel na ilabas po natin within the executive session, Mr. Chair. So, ito, no? Tama, sa pagkaintindi ko po, meron talagang system of reward sa loob. At ang system of reward na to, ang pumupondo, ang LGU, ang STL, ang POGO, intelligence funds, at may nag-a-identify ng mga bagay-bagay na to. At mukhang ang nag-a-identify sa bagay-bagay na to, sinabi nyo naman sa paragraph 40, si Senator Bongo. Tama po ba ang pagkaintindi ko? The information that I have, Your Honor, Mr. Chair, sa paragraph 40, that is only the information came from Mayor Navarro. But to link Senator Bongo na siya talaga ang galing sa kanya, I don't have, Your Honor, Mr. Chair. At ang sistema naman ng quota sa pagbibigay ng mga orders, no, mukhang at mga protection, sistema ng pag-protect, mukhang may pinipili dito. Sino ang biglang magkakaroon ng search warrant at biglang pag-search, mamamatay. At may sistema din na pinoprotektahan, parang katulad nitong ni Kerwin Espinosa na una hinahabol, ngayon pinoprotektahan. At may sistema ng quota, malamang galing to sa orders. May nag-order dito. At ang pinangalanan nyo naman dito rin sa affidavit nyo, syempre, galing po to sa taas ang hepe nyo. At mukhang ito ang kanina tinanong ni Congressman Joel, no? Na si Senator Bato. Your Honor, Mr. Chair, to qualify the category sa target, hindi ako makapagsabi, Your Honor, here in this Quad Committee na may pinili lang, no? Kung ano-ano, as long as yun lang ang nakikita ko at saka nalaman ko na ganun ang mga pangyayari sa loob ng tukhang.
Pero itong lahat, Mr. Chair, confirm lang natin, hindi naman to mangyayari kung walang utos sa mga mas mataas. Yes, Your Honor. At ito ang napangalanan naman natin. At nakasulat po dito sa affidavit nyo. Again, under oath po, Mr. Chair, mabigat po ang mga allegations at mabigat po ang mga personalities. Pero you confirm na itong dalawang personalities na nakasulat sa affidavit nyo ay kasama dito sa buong sistema na ating na-establish po ngayon. That is only I've heard na information from Mayor Navarro, Your Honors. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congresswoman Nograles. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.